Hello, hello! Naku, magluluto tayo ng tinola. Yes, tinola ang lulutuin natin na may gata. Nasubukan niyo na rin ba ito? Naku, tara, lutuin natin yan. Meron nga ako ditong isang papaya. Medyo maliit lang yan, pero sakto lang. At dahon ng sili. At meron din tayong siling berde. Ayan, mag-isa na tayo ng bawang. Alam niyo ba guys, anong wala dito? Ang luya. Pero meron pala dun sa mga supot ng gulay, hindi ko nakita. Huli ko na lang nakita yung luya nung nalagyan ko na ng sabaw itong ating nilulutong tinola. Ayan, gisa natin na lang sa bawang sibuyas na lang. At yung ating manok, ayan, gisa lang natin yung mabuti. Sangputsa natin mabuti yung ating mga manok. Nako guys, nasubukan niyo na rin ba ang ginataang tinola? Nako, baka hindi niyo pa rin natatry. Baka nga ako palang nakaisip nito. Eh kung meron na nga nakatry sa inyo nitong ginataang tinola, eh pakicomment down below naman para naman malaman ko na hindi ako nag-iisa na nakapagluto na ng ginataang tinola. Ayan, tinimplahan ko lang yan ng asin at paminta. Isang kutsa lang natin yan mabuti at tatakpan natin yan. Palalambutin natin yung ating manok sa mahinang apoy. At ayan na nga. Ayan, nagkatas na yung ating manok. Hindi ko pa yan nilalagyan ng tubig, pero nagsabaw na yung ating manok. At sunod nga ay nilagay ko na yung ating papaya. Palalambutin na lang natin yan ng mga ilang minuto pa. Mabilis lang na mamaluto itong ating papaya. Kaya ayan, palalambutin natin. Antayin lang natin yan na lumambot. Tatakpan muna natin ito. Kukuluan ng mga ilang minuto hanggang sa lumambot na yung ating papaya. Ayan, malambot na yung ating papaya. Lagyan na natin yan ng sabaw. Dagdagan natin ng tubig. At pagkatapos, antayin natin yan kumulo. Takpan muna natin mga ilang minuto. Ayan, kumukulo na yung ating sabaw. Sunod naman natin ilalagay dyan yung ating gata. At meron nga akong bagong na-discover na coconut milk. Ito ay ang walang iba kundi ang Fiesta Tropical. Ako, nakita ko nga ito sa supermarket. Sabi ko, maitry nga ito at mukhang masarap. Usually nga yung ginagamit ko ay ang Coco Mama. Okay din naman yung Coco Mama, pero nang maitry ko nga ito, naku, masarap siya. Ang lasa nga niya ay malapit sa lasa ng natural na coconut milk or yung kakanggata. Masarap siya guys, itry nyo rin ito. Pag nakita nyo yung brand na yan, naku, pero hindi yan sponsored ah. Naku, Bakeneman, Tropical Fiesta or Fiesta Tropical. Ayan, ilagay na nga natin yung dahon ng sili at yung siling berde natin. Ayan, konting kulo na lang ito at naku talaga naman, matitikman na natin ang masarap na sabaw ng tinola na may gata. Naku, napakasarap nito guys, promise. Kung hindi nyo pa nga nasusubukan, eh subukan nyo na. Ang bango. Tikman natin. Ang sarap. Wow. Ang sarap tong brand na to. Ang sarap siya. Lasa talagang gata. Ang sarap siya. Parang mas bet ko to kaysa dun sa isang brand. Yung lagi kong ginagamit. Yung... ano yan? Coco Mama. Oh, mas bet ko to. Mas masarap. Ayan, luto na yung ating ginataang tinola. Luto na siya, guys. Naku, guys. Itry nyo na rin ito. Napakasarap. Grabe, napakalinamnam ng sabaw niya, guys. Lalo na nalagyan na siya ng gata. Eh, di ba masarap na nga ang sabaw ng tinola. Naku, pero nung nalagyan pa siya ng gata, naku, naging mas malinamnam yung lasa niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, guys, itry nyo na ito. A must try talaga yung tinola na may gata. Naku, panalo talaga. So, paano guys? Until next video, magkita-kita tayo sa susunod na mga recipe na isi-share ko sa inyo. Until next time, thank you for watching, guys. Bye!